There will always be the divine diva, right? Wala nang, she's already an icon. Wala nang makaka... Kanya na yun. Sa kanya na yun talaga. But of course, one of the main reasons why she's an icon is also very generous. And well, I'm sure she won't mind that they call themselves the divine divas. Thank you, Ais. Sa tatlong ano, diba? Diva. Diva? O, a Didi. Ano, paano satisfaction na kukuha po ni Indra? Sobrang laking satisfaction po talaga. Kasi parang through this, na ipapakita namin yung ano yung hindi namin magawa on a normal day. Through this, through dressing up, through wearing makeup, through performing, naikikwento namin yung nararamdaman namin na hindi namin normal na naikikwento sa mga tao. So parang ano din siya, extension siya ng artistry namin. So parang ito yung craft na pinagsama-sama ng totalidad ng kung sinong gusto namin maging kami. Na kung pwede kayo ng ganito araw-araw, di ba? Apakasaya sana, apakakulay sana ng mundo. Pero yun yung ano namin, parang outlet namin siya. Oo, pero ilang taon na kayong nadidrag? Ako po 10 years. Ako po 9 years. Ako po 12 years. Na. Any regrets? Regrets hindi po kasi may mga times po na gusto ko mag-give up, mga years ago. Pero hindi naman po talaga sa akin sumagi na mali yung ginagawa ko. Kasi before pa po ako maging drag queen, performer na po ako. At mas nakita ko po yung essence of being a performer, naging drag queen na po ako. Kasi storytellers na po drag queens. I mean, minsan kaya namin pagkaroon yung audience, kung nakita ko na malungkot yung mga audience ko, magpapatawa na ako bigla. Minsan may mga rehearsed po ako ng numbers. And ang maganda po kasi doon, hindi lang po sa bars na kami ngayon nagpapasaya eh. Sa television na rin po, online, sa mga tao po na rin hindi namin nakikita dito sa Pilipinas. So wala po akong regrets at all. For life ng pagiging drag? Yes, I think. Kasi through drag, parang ang dami kong natutuhan sa sarili ko. Kasi parang nung first time ko mag-drag, but nung hindi ako drag queen, parang mahiyain ako, ganyan. And dahil sa drag, parang nabigyan ako ng courage, na makipag-usap sa mga tao, na parang akong may mask. Tapos, eventually, na-apply ko na din siya kahit out of drag. So, feeling ko, nasa heart ko na din talaga yung drag, kahit hindi ako naka-drag. And wala din akong regrets. Actually, ang pinagsisihan ko is nung time na inisip ko na mag-stop sa pagiging drag queen. Kasi parang I don't feel appreciated dun sa stage na ginagalawan ko that time. And ang natutuhan ko dun is find your own stage kung saan ka ma-appreciate ng tao kasi meron at meron maka-appreciate ng art mo. And my last two questions ha. Ano ka ba? May pressure ba punuin ng frontier o ano? Yes! Opo! Please tulungan niyo naman kami! Kasi gagalingan namin talaga at magiging sulit po ang pagbili nyo, pag-purchase nyo ng tickets. Ayan, available pa po nasa online. And sana monumental ito kapag nakaano tayo no, for the community. So, thank you po. Second to my last question. Ano? Since pre-Valentine to, diba? Siyempre, labi-labi, ganyan. Sino yung mga gusto nyo nandudod sa harapan ng stage nyo habang yung perform kayo? Siyempre yung most special people sa amin is siyempre yung mga kamisyon namin. Andiyan po yung boyfriend ko eh. Ayan, andiyan po siya. Siyempre yung parents namin. Ako, I think this is one of the biggest chance na gusto kong mapakita sa kanila na ito yung pinalaki ninyo, ito yung binigyan nyo ng tiwala, yung sinuportahan nyo simula pagkabata. Hindi nyo pinalo, hindi nyo pinagalitan na bakit ako bakla, hindi nyo ako pinagbawala mag-bihis, pababae, mag-makeup. And ito ako ngayon, nasa harapan ninyo, nagpa-perform, nagpapasaya ng maraming tao. Ako po naman, syempre, yung family ko po, ang gusto kong makita doon sa harap. I want to see them na talagang proud na kahit tinuloy ko kung ano yung gusto kong gawin. Kasi parang pinag-aral nila ako ng college na iniisip nila, yun yung gagawin ko after college. Pero sabi ko kay mama, oh sorry, gusto ko talaga maging drag queen. Tapos sabi niya, ikaw bahala. So I want to see their faces kung
happy ba sila sa mga nangyayari. And wala naman akong jowa kaya Denma, kahit temporary, kasi puno-puno naman ako ng love from people na nakasurround sa akin. Ako po, syempre yung family ko rin, yung kapatid ko po na nasa Bicol, na lumabas din sa Drag Race, na-expose na rin sa drag, nang hindi na inaasahan. And yung sana, hopefully po yung mga kapatid ko makauwi na nasa abroad po sila. At saka kay, ano, si Direk Eyes. Wala mga taga-showbiz doon, ano, sa mga jowan. Ano? Ah, ito last na, kala mo Ateng ha. O ay, sabi na nga sabi ni Ateng, di ba? Busy kayo sa 2023, paano na? Ang baby. Sabi ko na eh. Pinitin ko lang. Actually, kaya kami mas yung pag-umanuma ng shows kasi mahal dito sa Pilipinas, number one. And number two, hindi lang mahal, but the loss doesn't really support couples like us na magkaroon ng baby dito. Number one, for us to have an IVF, bawal. It's not even bawal, it's unethical. Because, of course, hindi kami kinikilala mag-asawa dito sa Pilipinas. So already is a big issue. Number two, pag pinanganak yung anak namin dito sa Pilipinas, sino kayo kilala ni magulang? Ako o si Lisa? Hindi pwede kami nalawa. Diba? So, what we have now, the lack of laws, the lack of protection for the community is very unfair. And sa totoo lang, nakakagalit. Kasi we've established that we can actually have a happy home. We have a daughter we were raising together. So, bakit hindi pa rin kami ma-recognize na kaya namin maging magulang just because I'm trans man? That means I can't be a parent. So, that begs, diba, for us to question then na we really have to do something about this. Because yes, ngayon, we're taking strides in terms of kahit paano in the live concert industry or in television, there's more acceptance for the community. But if we really look at the deeper level, we're still not protected. There's still no anti-discrimination law. Diba? The SOGIESC bill is not here yet. I can't imagine kung gano'n pa rin katagal mabibintin sa Kongreso ang union, same-sex union. So yeah, it's disappointing, it's sad, it's disheartening that until now, nangyayari pa rin yun. And marami pa rin hindi mabuong pamilya dahil sa mga kakulangan ng protection natin. Thank you so much. She wants to add something lang. Well, ang ano lang kasi ang challenge sa amin because we're considered as celebrities. Initially, we allowed na gawin namin dito sa Pilipinas yung ano, IVF. But because we're celebrities and supposed to be unethical nga siya in the field of medicine, parang nag-back out sila and to tell and they informed us that we have to do it. We really have to make time. We really have to travel to another country. Doon kami magpapa-IVF, tapos tsaka kami babalik sa Pilipinas. And that became the challenge because alam naman natin right now, you know, kakalagpas lang natin sa pandemic, so nag-iipon kami ulit ni Ice. We're getting into, may bago tayong baby, di ba, na Fire and Ice. Nagsisimula ako ulit, di ba, from 6 years in government. So the priorities for our family, which is also as important, took over the plans for our baby. Pero, it's there. I mean, I think I... Kung si mami kami nga eh, di ba? Nagkaroon ng anak at a specific age. Yeah, bakit hindi? Ako, I believe na talaga, if it's there, kung dadating siya. Katulad din ng mga nangyayari ngayon sa buhay namin. Hindi naman namin siya pinaplano. Dumadating siya, pero pag nasa harap na namin, we really make the most out of it. So right now, this is what's in front of us and we're very, very happy and proud. Ginagawa ko naman, pero hindi lang ako po. I don't know why. Tinatry naman na ako. Hindi na lang masarap mag-try. Thank you so much. Hello guys. Good afternoon.